What's up guys? So this is a vlog, share ko lang yung mga natutunan ko no dito sa Canada. So masasabi ko na naging mas responsable at independent ako no. Ganun yung masasabi natin no. So yun lang, ito lang yung natutunan ko. Parang ano ko na rin to sa life, parang memories no. Para nag-mature ako, no? So, pinakauna, no? Dahil, hindi naman ako banal, guys. Pero, talagang ngayon, no? Dahil, wala talaga ako lang. Siyempre, mahirap mag-isa, no, guys? Talagang, pray, no? Hindi ko man masabi-sabi, talaga. Pero, nagpe-pray ako, guys. Talagang, yung alarm ko is, ang tawag dito, worship song, para pag narinig ko yun, para magti-trigger na yung utak ko na ay kailangan mag-pray no, para naging routine ko na yun no. So far no guys, ina-apply ko sa buhay ko lahat ng mga dapat i-apply, inaayos ko yung sarili ko, kasi yung sa vlog hindi naman nakikita yung 100% life ko doon, pinapagita ko lang yung gusto kong pagkita no. Yung ayokong pagkita, syempre yung mga stress, mga struggles, no? Syempre, vlog. Anong gusto ng mga tao sa vlog? Masaya, no? Pero, syempre, sinasabi ko lang yung natutunan ko, no? So, masasabi ko lang talaga, pray, and yun number one. Number one. Kaya, naging lesson yun sa akin kasi dati, hindi ako ganun, no? So, nagbabago talaga. Magbabago yung tao, no? So, nung pangalawa, no? Unahin ko na to. Dahil ito yung pinakauna kong ginawa at natutunan. Take a smart risk. No? Yung, hindi yung basta-basta susugal lang. Hindi alam yung mangyayari. Parang ganun yung parang walang plano, no? Yun yung natutunan ko. Dapat bawat ginagawa, pinagpa-pray, ginaguide for guidance, ganun. Tapos, yun na, magplano ka ano kung anong gusto mong gawin. Doon na papasok yung law of attraction, no? Yung si Kong TV, doon na, ano. And, binasa ko yung konti, yung book na law of attraction. Binasa ko siya ng konti, pero hindi ko tinapos. Konti lang, guys. So, yun, law of attraction. Talagang dapat isipin mo yung gusto mo, huwag mong isipin yung hindi mo gusto, yung parang ayoko ng ganito. Isipin mo, magiging ganito ako, yung parang ganun, magiging ganito ako, magagawa ko to, parang ganun. Yung ginagawa ko ngayon, puro positive, no guys? Siyempre, tapos, ito na, dahil marami nangyari sa paligid, no? Sa life dito. Ayoko nang, natutunan ko, bawal ma-distract. Don't get distracted. Kahit anong situation ba yan. Kahit ano pa nararamdaman, kung ano pa. Bawal ma-distract. Focus. Dahil, pag na-distract, wala na guys. Mahirapan. Mahirapan mag-adjust na magkabul, no? Bawal ma-distract, yun yung natutunan ko. Tapos, dapat palaging nag-grow, nag-natututo, gustong matuto. Learning machine, no? Para hindi nai-stuck sa isang bagay. Kasi nung pagdating ko dito, syempre masipag ako, tapos tinamad ako, guys. Parang wala nangyari na sa akin. Ganun na lang, ulit-ulit nangyari. Wala na akong natututunan. Parang nabobo ako guys. Parang ganun. So yun. Kailangan kaya. Gusto ko palagi natututo ng bago. And pag. Paano ako ginagawa? Pag may pinapalood ako. Yung skills ko din. Na-develop ko. Tulad ng pag-edit. Talagang pinagbubuhusan ko ng oras. Dahil alam ko. In the future. Magagamit ko to. No? And may nag-hire naman na sa akin. Mga
nagpapagawa ng mga advertisement pero di ko pa natin natanggap dahil wala pa akong equipments na maayos, no? Magpapagawa sila ng advertisement, mga real estate, no? So, yun na. At least meron na tayo. Dahil na, sinabi nangyari nun sa akin na feel ko na, oh, sulit pala itong ginagawa ko na nakita ko may result, no? And na sinasabi ng mga tao, gumaganda ng edit ko yung vlog. Malaking bagay sa akin yun, no guys? Tapos about naman sa ano, buhay ay money. Yung mag-ipon, no? Mag-ipon. And huwag mo ngayon mag-ipon ka lang, matulog yung pera. Tapos yung iba, smart investing, no? Hindi ako financial expert or advisor, so wala ko sasabihin about doon. Nag-aaral ako mag-isa ko about dito. So, kaya nang bahala doon. Save and invest, magkaibang bagay yun. And learn to say no, no guys? Learn to say no. Importante yun. Learn to say no sa mga... Kung ayaw mo, sabihin mo. Kung gusto mo, sabihin mo. Parang ganun. Kasi hindi naman nila maintindihan kung pa-eme-eme, no? Pag ayaw-ayaw. Ganun. Diretso. Tapos ito yung mga secret na hindi pinapost sa buhay. Nakita ko lang ito sa Facebook pero effective. Totoo ito. Na syempre, pero hindi. Mayabang. Parang mayabang yung mga ibang tao, no? Pero wala. Wala akong pera, guys. Tapos, yung mga plano, no? Yung mga plano, syempre, gawin mo muna. If ever, yan, nakikita nyo naman sa vlog ko yung mga nangyari sa akin. Na, okay. Na. Tapos, yung relationship. So, yun. Wala naman tayong yan, guys. Pero, family and friends relationship. God relationship. Yan, pray lang. No? Ganun lang. Ano? Self-love. Yun. Parang ganun. Natutunan natin ngayon. Nakafocus ako sa sarili and family. Talagang ganun, guys. Tapos, lahat ng, dahil palagi ako na-stress pag di ko kayang gawin. Agad-agad. Na-stress ako. Anong nangyari? May napanood ako. Sabi niya, lahat ng problema ay may solusyon yun palagi. No? Dun lang, okay na. Tapos ito, sa pagiging learning machine, kung magdadagdag ako ng isa bawat araw sa ginagawa ko, mas magle-level up ako, no? Kesa yung, okay na to. Pero kung sasabihin ko, isa pa, mas magbe-benefit ako doon, no? Ginagawa ko yun palagi, no guys? So, ayun lang naman natutunan ko. So, tapos, meron akong daily reminder dito sa side. Sabi, number one, talaga, pray talagang gusto kong malapit, no? Pero, guys, hindi ako banal, no? Hindi ako banal. Hindi ko naman sinasabing, so, ano, baka sabihin nyo, magaling ako. Merong mga nag-i-invite sa akin, pero hindi ko lang gusto yung way na pag-i-invite nila, no? Nangyari na kasi sa akin din to sa, yan, sa atin. Sinasabi nila, dati akong, totoo naman yun, alam ko, totoo naman yun, and nire-respect ko. Ayoko lang yung ganun. Pupunta ako mag-kusa. Kusa akong pupunta. Wala lang ng iba sa, kailangan sabihin sa akin, pupunta naman ng kusa. Hindi mo na kailangan sabihin na dati akong sika, dati akong gangster, nakulong na ako dati. Pero ngayon, okay na yung buhay ko. Alos ganun yung mga sinasabi, no? Meron naman ako sariling choice and alam ko naman kung okay yung tao, no? Kaya, yun. Gusto kong mga tao lumalapit sa akin, pero, siyempre, hindi ako pwede magtiwala basta-basta. Baka mapahamak ako dito, no? Hindi natin alam. Safety first, no? Kahit sabihin natin mabait, hindi ko naman alam. Hindi ko sila kilala, no? Yun yung, as international student, safety. Yung safety ko yung inuuna ko. Wala akong medical. Wala akong
ang tawag dito, kapag napahama ko, wala man mangyari. Kapag nagkasakit ako, wala. Kaya super 100% safety, nalalang ko yung sarili ko. Kahit may makilala ako, kahit mabait pa yan, nagsisafety ako, no? Talagang kinikilatis kung maayos, kung okay yung tao. Safety, guys. Mahirap na. Lalo na, last time may namatay na international student, no? Na barilata. Sa, dito rin yun, sa Canada. So, yun. Talagang mas nag-iingat ako. Basta, pupunta ako sa, di ba, gusto magsimba. Pupunta ako, hindi ako kailangan pilitin. Parang ganun. So, yun. Then, reminder ko, no? Tapos, may namimilit kasi sa akin, guys. No? Tapos, okay. Magusto ko naman pumunta ako. So, ayoko lang talaga yung story na two times ko na narinig yung kwento na to. Alam ko, siguro, nagkataon lang na pares yung nangyari sa buhay nila. Na, both gangster, nakulong, nagbagong buhay, and naging preacher. Yung mga ganun na tao, alam ko naman, marami silang matuturo na lesson sa kagaya ko. Pero, ako iba. Iba lang yung ano ko, guys. Gusto ko lang, may sarili naman akong choice. Kaya, pupunta ako kung pupunta. Kung busy. Tapos, yan, yung health ko. Naging mataba na ako, guys. Mataba. Pero ngayon, okay na. Talagang intense diet. Less carbs, dinadahan-dahan ko na papuntahin sa super less carbs. Na. Tapos, pinapatubo ko talaga to, guys. Alam nyo na, yung mga beer journey, punta lang kayo sa Facebook, paano nila ginagawa. Dahil wala talaga ako nito. May pinapahid lang ako. Ito yung pinakamasupit kong ginagawa, guys. No social media talaga. And nakikita nyo nagpa-Facebook yung mga pinopost ko. Kapost ko doon. Wala akong mga apps sa phone ko, no. Meron ako YouTube, yun lang yung pwede. Dahil YouTuber. Para updated ako sa mga nangyari sa YouTube, yun lang. Pero, Facebook, Instagram, sa, ano ko yun, laptop. Kapos ko, X. Basta tapos nire-replyan ko lang yung mga comment doon. Tapos, hindi ako nang gini-scroll, no. Yung ganun, parang ano lang, diretso, post, reply sa mga kung may mag-comment. Tapos, alis na, Facebook or Instagram. Yun, ganun lang. Twitter, wala naman akong inaano doon. Sineshare ko lang yung automatic naman kapag nag-post ko sa Instagram, dire-diretso yun sa Facebook and sa Twitter. Kaya, yun lang yun din. Tapos, ito na. Ito na yung ano ko, yung pinagandaan ko mag-soon. No? Sabi, focus. Saan ako magpo-focus? Sa studies, sa school. International student ako, no? Kailangan kong pumasa. Bawal bumagsak. Mahal yung, pwede naman bumagsak kasi, guys, nung una, bumagsak na ako, no? Bumagsak ba ako? Hindi ko alam, hindi ko malala kung bumagsak ako. Alam ko muntik na, pero pumasa pala ako. And, anong subject? English. So, nagtanong ako, pwede naman pala silang ulitin, no? Siyempre, ulitin mo, anong gagawin? Magbabayad ka na naman. Di naman basta-basta yung tuition dito. Kagaya sa atin, no? Talagang sobrang laki ng binabayad. And, hindi sulit, no? Ayoko magsayang ng pera, kaya galingan pa natin. Work, guys. Nakapaskil kasi sila sa pader. Kaya, tumitingin ako dito. Yun, work. Talagang strictly yung oras sinusundan ko. Ganun. Ayoko nalilate. Kung mas maganda, advance na ako sa work ko, wag lang malit, no? Pangit yung magiging, ano ko nun, yung parang image sa mga boss ko, no? Ayokong maging ganun. And gusto ko kung anong ginagawa ko na ako.
If ever sa future magkaroon ako ng sariling talagang digit na kumikita na business na sobrang para may employees na marami, ganun din yung gawin nila, parang maging model ako, parang ganun yung sarili ko. Tapos yan, yung business, yung isda, ano lang yung small business guys, hindi naman talaga ano malaki, saktuhan lang. Tapos syempre for family, no, yun lang naman talaga ginagawa ko, focus lang talaga. Ayokong mag-distract dahil sa ginagawa ko pa lang, wala na nga ang oras sa sarili ko. Ayun, okay na yung mga ginagawa ko na to. Yung oras ko sa sarili ko is Sunday, mag-edit pa, no? Talagang pinaghihirapan ko yung YouTube ko, guys. Hindi naman para magpusikat. Gusto ko maganda lang yung mga memories, parang ganun. Parang resume ko na rin to kapag mag-apply ako ng editor. Kasi guys, malaki yung sahod ng editor dito. Nag-research ako sa Indeed, no? Gusto ko maging pro editor. Wala naman license yung pag-edit. Yung portfolio ko is yung YouTube ko. So, lagay ko lang YouTube ko. Tapos, try ko mag-apply. Malay natin soon, no? Kaya nagpa-practice talaga ako. And edit lang ako ng edit. Gamay tayo. Tapos itong investment naman to, tinuruan ako ng mga iba and pinag-aralan ko, okay, no? Investment na to, secret na to, na di ko man na masabi. Pero kung ano yung mga alam nyo, yun na rin naman to. Tulad nito, dahil sabi nila, tumatanda na, no? Ito, RSP, Retirement Savings Plan. Sabihin ko to, Retirement Savings and ETF is Emergency Trust Fund. Yun lang yung ano yung ko, no? Yun lang masasabi ko. Tapos yung iba, investment. Marami kayong pwedeng invest basta pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin. Hindi ako maraming pera, guys. Nag-ano lang. Small step, pakunti-kunti hanggang maging pro, tapos mag-level up ko na lang, pakunti-kunti guys, hanggang matuto. Hindi na pwede yung ginagawa na ako dati, no, kasahod, ilang buwan lang naman ako nagtatrabaho sa Pilipinas, kasahod, ginagastos ko lahat, binubuhos ko lahat, no, sa isda, ganun. Bumili ako ng fish food guys, naka-sale. Wala naman akong isda. Pero gusto kong bumili ng isda. Ang maniniwala ko, swerte yung isda, no guys? Kala nang dami kong isda. Hindi yung nag-save sa akin, no? So, ano, stress. Isda. So, yun lang guys, yun yung natutunan ko. Marami na tayo natutunan. Pinakamaganda, hindi pa ako 100% independent kasi hindi pa rin ako marunong sa mga ibang gawain bahay, no? Soon siguro kapag mag-isa na talaga, yung 100% mag-isa, dun yung magiging next season ng magiging vlog, yung siguro living alone, parang ganun, living alone in Canada, parang ganun siya guys. So, yun lang kung may tanong kayo. Sana walang na-offend, no? Yun lang. Nag-share lang ako. So, yun lang natutuhan ko sa Canada na pag-stay ko dito. Simula last year. Mag-isang taon na. So, malapit na guys. Malapit na isang taon. Magko-congrats na ako sa sarili ko. Nag-survive ako. So, yun lang guys. So, kung may tanong kayo, comment. Huwag nyo alamot na mag-like. And, huwag nyo nang share to. Di naman importante. So, peace. See ya.